Hi mga Pajakeros, magandang araw sa inyong lahat. Kahapon, finix natin yung gulong natin sa likod. Ngayon, may problema na naman ako kasi dahil sa pagtanggal kabit ko ng gulong sa likod, feeling ko na galaw ko yung RD ko o yung rear derailleur. Ang nangyari ngayon, hindi natuloy natono yung gears ko. So ayan mga kapadyakeros, susubukan ko ngayong i-shift yung gears ko sa likod. Tingnan nyo kung ano yung problema. Lagay ko siya sa lowest na gear. Ayan o, hindi na umakyat. Ayan. Ayan. May delay. Di ba? Ayan. Ayan, hindi na siya umakyat. Hanggang dyan lang siya. Kahit naka number 11, naka number 1 na ako. O naka lowest gear na ako. Hanggang dyan lang siya. Ayan o, number 4. Tinry ko siyang kalikutin kagabi. In-adjust ko dito. Nanood ako sa YouTube kung ano yung dapat gawin. So, in-adjust ko siya. Yung limit screws. Kaso, hindi ko talaga ma-figure out kung paano. So, ang gagawin ko na lang ngayon ay pupunta tayo sa isang legit talaga na bike mechanic. So, ngayon, hahanap tayo dito sa Las Piñas lang malapit ng isang bike shop na kung saan pwede tayo magpatuno at magpaturo na rin tayo kung paano siya gagawin mga kapadyakeros. So, tara, samahan niyo ako. May nakita tayong bike shop sa may Bamboo Organ daw. So, puntahan natin siya ngayon. Kaliwa tayo dito mga kapadyakeros. Papunta ang Bamboo Organ. Tapos kanan dito. Straight lang to mga kapadyakeros. Siguro mga 500 meters. Nandun na tayo. Bandang kaliwa ko, Bamboo Organ na yan, yung may mga maraming kahoy. May nakita tayo dito. So may unahan pa ng Bamboo Organ. May bike shop dito. Try natin kung pwede. Wala akong pinakamaliit na alin. Nandito tayo ngayon sa C5 Extension. Punta tayo sa Giant Bike Station sa may SMBF sa Paranaque. Yan, nasa isim sukat na tayo. At pabula tayo sa Sukat Road. Kakanan tayo, pabutang SMBF. Yan, kakanan tayo dyan mga kapadyakeros. Ang linit, hindi ako nag-gloves. Kalimutan ko yung gloves ko. So, dire-diretso lang to. Hanggang sa President's Avenue. Yun, sa corner ng SMBF tsaka sa President's Avenue, nandun yung Giant Bike Station. So mga kapadyakeros, doon ko siya binili. Tapos may warranty naman to doon. So bala ko sana siyang dalhin kahapon doon. Kaso nalangan ako sa oras. Malayo siya, medyo malayo siya sa galing sa bahay namin. So kaya nagtry ako pumunta sa mga malalapit na bike shop kanina. Nabakasakaling ma-resolve yung problem natin. Pero wala eh. Hindi kaya. Wala na siyang allen screw, yung pinuntahan ko kanina. Na maliit. Nakasya doon sa pang-adjust. Kaya yung problema dito sa sukat. Wala kasing bike lane dito eh. Kaya talaga doble ingat. Kaya yung nasa unahan namin. Narin mga kapadyakeros. Ibang klase yung form niya mag-bike oh. Parang hindi safe. May karga pala siya. Yan na. Kakanya na tayo dyan mga kapadyakeros sa may BF SMBF sa President's Avenue. Kanan tayo dyan. Tapos mga apat na block lang siguro. Yan na, Giant Bike Station na, bike shop.
kitang-kita na, oh. Giant Bike Station. Ayan, dito. Dito natin ito binili, si Meridas Cultura. Pwede pasok? Ano gagawin, sir? Yung tono niya eh, nawala. Hindi umakyat yung lower gears, no? Uy, sir. Yun lang, sir. Hindi sa may problema. Oo, oh, yun. Diyan lang. Pwede ko nagalaw ko yung RD ko. Ginalaw niyo to, sir? Yan. Oo, oh, tinaray ko kalikutin kagabi, sir. Dapat alam. Alam na rin kung paano adjustin para limiter niya yan eh. Mm-hmm. Nagkakabusa na, last punta ko doon, madami pa to. Wala, wala. September, October ulit. Saan, next stock nyo? October pa? Oo. Sawa sila ulit. Sila ulit na nila. Ganda to oh. Shimano 105. Truck size nito, small. Tapos na tayo dito sa Giant Bike Shop, Giant Bike Station. Dito lang siya sa Presidence Avenue eh, malapit lang sa SMBF. Pandil, ang bilis niya lang tinono yung bike ko, di ba? May nakalikot lang akong mali kagabi, kaya siya nagkaganon. Yan mga kapadyak. Pauwi na tayo ngayon. Sukat road pa rin. Dire-diretso lang to, tapos kaliwa tayo sa may Sipad Extension. Papunta sa amin, sa Las Piñas. Ang smooth na ng shifting ko ngayon. Lahat ng gears nagagamit ko na. Ikaw yung motor na yun ah. Tumihirik sa gitna. Advantage pag naka-motor. Pero wala eh, bike tayo eh. Advantage na rin yun. Walang traffic. Dire-diretso ka. Di ba? Ang init lang. Ganun din naman yung mga naka-motor. Hoy! Galing ng humps na yun ah. Diyan sa SM Sukat, kakaliwa na tayo dyan. Papunta ang Seaside Extension. Ito. Shortcut lang tayo. Yan, C5 Extension. Dito tayo nanggaling kanina. Buti malilim dito, madaming kahoy. Kahit papano. Hindi masyadong mainit. Sarap. Lilin. Yo, dami motor na nakatambay sa gilid doon, nagpapahinga. May mga kotse din, mga sasakyan. Sarap magpahingahan dito. Lalo pag tanghaling tapat. Woo! Pala, lunch time na, di pa ako nakauwi. Bili lang tayo ng ulam dyan sa daan.
Para pagdating sa bahay, kain na diretso. Naghihintay na yung mag-ina ko ngayon doon. Lapit naman na nito. Mga 10 minutes na lang ito, bahay na. Kaliwa na tayo dito, shortcut na naman. Wow, ganda Chevrolet. Ayan na, Casimiro na tayo. So kakainan tayo dito kasi bibili tayo ng ulam. Lechon manok daw eh, bili ng aking mahal na asawa. Kaya naman sa Andox tayo. Ito muna. Ay mga kapadyakeros, kapadyakeros kasi yung tawag sa mga soon audiences ng vlog ko. So kanina nagpaayos tayo ng bike, nagpatono tayo. Ngayon naman this afternoon pupunta kami ng MOA kasama yung misis ko. Yan. Kasi mga kapadyakeros, susuportahan niya ako, bibilhan niya ako ng GoPro para sa vlog ko. Kasi para yung... hindi ko mabawi ah, talaga sinabi mo na. Oo naman. Kasi yung existing GoPro kasi mga kapadyakeros, yung GoPro Hero 5 pa. Masyadong mahina yung audio niya, tapos medyo yung stabilization niya hindi maganda. Kaya ngayon nung sinik ko yung GoPro Hero 8, yung latest, maganda yung audio quality niya, tapos yun mas matindi din yung stabilization niya. Kaya pwede ka sa sales ng GoPro. O yun, para sa vlog ko sa Mr. Padyakero. So guys, i-follow nyo ako ha, para sulit naman yung pagbili namin. Next na ride ko naman sa Sunday, kasama ulit si Rad kung saan sa Cavite area. Target namin naman mag-go 100 km by this time. So gagamitin ko na yung GoPro. Tingnan natin kung ano yung magiging ano niya, kung ano yung magiging quality niya. Sana sulit, no? At sana sulit yung audio niya. Yun talagang habol ko eh. Action camera na maganda yung audio quality. Libre. Bayad niya na. Pero magdagdag ako ng ano, extra battery. Thank you. Thank you. You're welcome. Hi mga kapadyakeros. So ayun nga, ano, nanggaling ko sa MOA kanina. Ngayon nasa bahay na tayo. At ito na yung nabili natin. Binili ng asawa ko pala, di ba? Sana all, ganun, di ba? So, i-unbox natin yung binili natin na GoPro. Actually, naka-promo siya. Parang less siya ng 4,000 or 5,000 ba na cash. Tapos, mayroon siyang freebies. Mayroon siyang yung shorty, ang tawag, yung handle niya. Maganda siya pang vlog din. Tapos, mayroon siyang extra battery. Pero yung extra battery niya kasi is ano siya, battery ng GoPro na 7 pababa. Kapag gagamitin mo siya sa 8, ito, sa GoPro na 8, may ibang functionality na hindi mo magagamit. Tapos, meron isang kasamang skin, yung rubber lang na skin sa GoPro na may lanyard na siya. So, kaso hindi pa natin nakukuha kasi nga nagkaubusan ng stock. So, baka mga next week pa natin siya makukuha, i-text na tayo ng camera house para kunin yung freebies. But for now, i-unbox natin yung pinaka GoPro na binili natin. Okay, ito lang, nakasilang siya, naka-plastic lang. Yan! Tapos, paano ba ito buksan? Yan! Sinira ko na. Hindi meron na mag-unbox eh. So, ayan. So, tanggalin natin sa case niya. Ito, meron siyang built-in na pang-mount sa yun, sa shorty or sa any mount, chest mount, sa head mount, sa helmet. Tapos pwede mo siyang itago lang, ayan oh. Yan. So yan din yung magandang feature sa GoPro na to. So sa box naman niya, ang kasama is syempre yung charger niya, USB charger niya. Tapos meron siyang kasamang pang-mount lang din, pang-dik na dinidikit. Tapos yung battery niya. So ayun lang.
ayun na yung kasama niya. And then, aside sa GoPro, syempre, para magamit natin siya agad, bumili tayo ng SD card. So, kung manirinig yung baby namin yon nasa crib. Ayan, bumili ng SD card na Tansen siya. 128 gig na, syempre, kasi pang bike vlog. Ito yung suggested na pang bike vlog talaga. Tapos, bumili din tayo ng mga extra batteries. Ayan, actually, dalawa. Kasi syempre, kung magbo-vlog tayo, magbo-bike tayo, pag nasa kawalan tayo, tsaka wala tayong pang-charge, wala tayong power bank or what, or nalobot yung power bank natin, that is, may dalawa tayong extra battery agad. Plus, yung extra battery pa na kasama sa freebie. So, ayan, yung mga features pala nito, kung bakit ko siya nagustuhan din for bike vlogging. Isin nga, na-mention ko kanina yung hyper smooth siya. So, less yung, ano niya, less yung galaw niya sa camera. Tapos, mayroon siyang time warp. Hindi ko pa na-try yung time warp, parang bago kasi siyang features ata sa GoPro, hindi ko lang sure ha, kasi yung last na GoPro ko is Hero 5 eh. Pwede mo siyang gamit sa live streaming, yung quality is 1080p. Sinasabi din dito sa review na nabasa ko, maganda rin daw yung kuha ng pictures niya, 12MP nga lang, pero parang may HDR effect or something. Siguro pag low light, baka hindi siya masyadong okay. And then ano din, maganda rin yung audio quality niya. Yun talaga yung pinaka the best dito. According sa reviews naman nakikita ko or nababasa ko, pero syempre matatry natin ito bukas kung gaano siya ka, kung totoo ba talaga yung review. Kung baga gagawa din tayo ng sarili nating review. So yan, binuksan natin. Ngayon, explore lang, set up lang natin siya. Captures the ay may GPS din pala siya. So captures the location where your videos and photos are taken. Ang ganda ng touchscreen niya, no, unlike sa ibang GoPro na ano, may lag. Ito kasi parang phone na nagre-respond agad yung pag ano mo. Ayun lang po mga kapadyakeros, ito natin tatapusin yung vlog natin for today. Thank you sa mga nanonood, at kung gusto niyo yung mga videos ko, please like, comment, and subscribe to my channel. And then lalo na dun sa mga mahilig magbike or nagbabalak palang magbike or mga newbie pa sa bike na katulad ko, subscribe nyo yung channel ko at i-like nyo rin yung mga social media accounts ko, Mr. Padyakero. So Facebook, Twitter, Instagram, at syempre yung YouTube. So thank you mga Padyakero, see you in my next vlog.